Nakapanghihinayang isipin na ang toneto nila ng relief goods na ito para sa mga biktima noon ng superbagyong Yolanda, hindi na pinakinabangan at naging abulang. Sinunog kahapon ang 4 na container van ng relief goods mula sa mga bansang US, Belgium at Norway na 2014 pa dumating sa Cebu. Pero hindi raw nagawa ng kaukulang dokumento ng consignee, kaya nabulok lang sa pantalan. Paliwanag ng Bureau of Customs, kahit donasyon, kailangan ng endorsement mula sa Department of Finance para ma-release ang mga kargamento at kung wala ito, ay mabubuisa ng kargamento. Hindi niya alam na kailangan niyang bayaran pa rin yung taxes. Okay, and wala siyang exemption from the DOF. So, we suggested that i-donate na lang via DSWD but he refused. So, na-abandon. This is supposed to be for Yolanda victims. Hindi po kasi na pag sinabi natin na for donation itong certain commodities nito na ibig sabihin automatic po na hindi na tayo magse-secure ng necessary permits from relevant government agencies. Bukod sa pagkukulang ng consignee, hindi naman masabi ng kasalukuyang liderato ng customs kung aling ahensya nagkulang at kung bakit inabot na mahigit 4 taon at napanis sa imbaka ng mga relief goods. Sinubukan i-donate ang mga lumang damit sa DSWD, pero bukod sa walang kaukulang papeles, hindi na rin daw ito pakikinabangan. Gumawa ng letter sa amin yung owner stating that he is voluntarily abandoning. So when we called on DSWD, medyo sira na, so they refused to accept na. Taong 2016, naging batas ang Customs Modernization and Tariffs Act. Sa ilalim nito, mas pinadali na raw ang proseso para makarating ang mga donasyon mula sa ibang bansa para sa mga biktima ng mga kalamidad. Wala raw may gusto na mangyari ang ganito, pero kailangan din naman daw sundin ang batas at bantayan ang pagpasok ng mga produkto galing sa ibang bansa. Hindi ito ang unang beses na may nasayang na donasyon para sa mga nabiktima ni Yolanda. Noong 2014, pinuna ng Commission on Audit ang kakulangan ng gobyerno na naging dahilan para masira o mabulok ang milyong pisong halaga ng relief goods. Ayon sa COA, mahigit 7,000 family food packs na nagkakahalaga ng 2.78 million pesos ang nasira dahil sa maling paghawak ng mga kargamento. Hindi na rin daw pwedeng kainin ng mga dilatang pagkain may kabuang bilang na lagpas 95,000 na piraso, pati na mga pakete ng noodles at 21 na sako ng bigas. Hindi rin daw maayos na itagong supply sa nagkakahalaga ng 58 million pesos na dineliver noong December 2013 sa National Relief Operations Center ng DSWD. Isang buwan raw na nakatambak ang mga ito, kaya inulan o di kayo nakababad sa araw. Ilan sa mga nakita dahilan ng COA ang kakulangan ng mga tao na nagmamonitor sa paggalaw ng relief goods at ng mga sasakyan na maglilipat ng mga ito mula port papuntang Imbakan. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Horas.